anak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pangnoon ang naghihang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ng iyong maasahang ilaw ang manangaliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ama, kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harap ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi na, sa sinugoga na mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Serene, taga Alejandria, taga Sicilia, at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaba nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain itong Jesus na nataga Nazareth na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y
parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na utos sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abanlingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod mo, ang lingkod ay turo ang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ampasi ako sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala naroon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya tinanong siya nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit mainit, nandyan kayo at nandito tayo, nagdiriwang ng banal na misa sa simbahan ng Puong Nazareno. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay isang paalala sa bawat isa sa atin. Ang sitwasyon ng ating ebanghelyo ay pagkatapos na si Jesus ay magpakain ng 5,000 kalalakihan bukod pa sa bilang ng babae at mga bata, yung mga tao hinahanap nila si Jesus, sinusundan, pero nang hindi nila makita si Jesus dahil yung lawa ng Galilea, yung lawa na ito ay kumbaga kayang lakarin din o kaya pwedeng tawirin din ng bangka, hinahanap nila si Jesus. Pero nang makita nila ang Panginoon, nagtanong sila, Rabbi o Guru, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo o sa kapangyarihang nakita, nasaksihan ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. At ito ang paalala ni Jesus sa mga sumunod sa Kanya. Gumawa kayo, magtrabaho kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya nagtanong sila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Sumagot ang Panginoong Jesus, ang Puong Nazareno, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Manalig kayo sa sinugo niya. Ngayon po, yung pananalig o pagtanggap sa ating Puong Jesus ay hindi lamang pagpapabinyag, pagiging Kristiyano, kundi pananalig, nananalig tayo sa Kanyang salita at pipilitin natin na maisabuhay ang Kanyang prinsipyo, ang Kanyang mga panuntunan sa buhay. Kung siya ay nagsabi na hanapin ang pagkaing hindi nasisira, ang gawin ang kalooban ng Diyos. Tayo pong tao, para tayong machine, makina. Trabaho ng trabaho para magkaroon ng mga material na bagay. Pero ang tanong, anong material na bagay ang makapupuno sa ating mga paghahanap? Hindi ba pag natanggap natin kahit yung gadget na napaka-latest na, ay, ito lang pala yun. Pag may bago na, hala, gusto natin palitan din. Walang katapusan na paghahanap. Gusto natin mag-travel, pag nandun na sa isang lugar, napuntahan na yung pangarap na lugar, hahanap na naman. Hindi pa nga nakakaikot, ay susunod, saan kaya tayo pupunta? Teka, hindi pa nga natin na-enjoy yung lugar, hahanap na kagad tayo ng iba. Walang kapanatagan, walang kasiyahan. Ano ang makapagbibigay sa atin o sino makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan? Ang Diyos. Ang Diyos. Siya lang ang tanging makakapugno sa mga paghahanap ng ating puso. At sinabi ni Saint Augustine, O God, my heart is restless until it rests in you. O Diyos ko, ang aking puso ay walang kapanatagan hanggang makasumpong ito ng kapanatagan sa iyo. Tayo ay ginawa ng Diyos sa Kanyang wangis, natural lamang na matatagpuan natin ang ating
kahulugan, kasiyahan, at buhay na walang hanggan sa Diyos na may akda sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sundan natin ang panuntunan ng Puong Nazareno. Magtiwala tayo sa Diyos Ama. Gawin natin ang kanyang kalooban at yung kanyang mga panuntunan. Medyo mahirap man, hindi po madali maging Kristiyano. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Ang hirap kaya nun. Pero, nagkatatapos lamang ng Holy Week, ano ang ginawa ng Panginoong Hesus, ng Poong Nazareno? Tinanggap niya ang krus. Tinanggap niya ang krus. Namatay siya, oo, pero muli siyang nabuhay. Dito, ipinakita niya na siya ay nagtagumpay laban sa lahat ng takot natin, mga tao. Laban sa lahat ng takot. Ano ba yung pinakamatinding takot natin sa mundo? Kamatayan. Kamatayan. Pero dinaig yun ni Jesus yung takot. At maging kamatayan, kanyang ginapi. Kanyang dinaig. Kaya yung pagsunod sa landas ng Poong Nazareno, ito lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at espiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawaang dulot ng material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Noon, sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makakamatuwa mula sa libingan ng gapit mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay
handog ng pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makulog na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming ahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabering Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Esteban at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno.
Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin.